hindi na lang talaga kami mga pogi. Bakit kaya ganun? Pogi! Dinayaran ako, pare, hatid ka sentyero! Alam mo ba ang daan papunta ron? Kung hindi mo alam, sasamaan kita! Okay ba sa'yo? Pimps in the crib, ma. Drop it like it's home. May dawang galaw at parang laging inis. Mga gwardya ang tingin ng mga tao ay galit na daw halos na ginagawa, paupo-upo lang sa trabaho. Ano ba ang isang security guard o Sekyu para sa inyo? Madalas ang pagtingin o pagkilala natin sa mga security professionals ay base sa ating sariling katayuan sa buhay o sa ating sariling pagkatao. Para sa karamihan ng mga ordinaryong mamamayan na hindi napapagtapos ng mataas na edukasyon, ang Sekyu ay maituturing na isang marangal at kagalang-galang na propesyon. Sabi nga ng mga Filipino job observers, ang pag-a-apply daw sa trabaho nito ay halos katulad na rin ng pag-a-apply ng trabaho sa abroad sa dami ng mga requirements na kailangang isumite sa mga private security agencies na kanilang pinag-a-apply yan. Samantala, para sa mga educated and professionals, ang mga Sekyu ay itinuturing din nilang kapwa professional na dapat respetuhin at unawain bilang kamanggagawa o co-employee sa kaparehong kumpanya o institution na kanilang pinaglilingkuran. At madalas pang ang tawagin, manong guard, ang mga nakatatandang Sekyu bilang paggalang. Subalit sadyang may mga taong masyadong mataas ang pagtingin sa kanilang mga sarili sanhi ng kanilang mataas na estado sa lipunan o di kaya'y likas na kayabangan kapag sila'y sinisita ng sinumang gwardya sa mga restricted areas at madalas nilang hamakin ang mga ito sabay sabing, guard lang kayo. O di kaya'y secure ka lang. Salamat sa mga rumors. Hindi naman yata tama na tretuhin ng ganito ang mga security guards, lalo pat ang pangunahing mandato na kanilang sinumpaan at ginagampanan ayon sa security guard creed ay protektahan ang buhay ng tao at mga ari-arian at panatilihin ang kaayusan sa kanilang nasasakupan. Nangangahulugang handa silang ibuwis ang kanilang buhay kapalit ng hindi kalakihang sweldo, masunod lamang ang sinumpaang tungkulin. Ano man ang ginagawa mo, basta mahalin mo lamang ang iyong trabaho. Hindi ako lagi lang nagkabantay para sa'yo, dahil ang kaligtasan mo ang trabaho ko. Hindi ako angat ko lamang ang respeto mo kasi tulad mo.
Pakinggan po natin ang isang security professional na dating naging Blue Guard at Admin Personnel Officer ng Best Security Agency o BSA na nagdestino sa dating John H. Poro Point Development Corporation o JPDC at ngayon ay Poro Point Management Corporation o PPMC na isang subsidiary company ng Basis Conversion Development Authority o BCDE noong 1999 hanggang 2001. Narito po si Bishop Emmanuel Conseca ng San Fernando City, La Union. Uupo lang sa trabaho ay nasisita. Bilang gwardiya ay di nyo alam ang nararamdaman. Ang aming buhay ay laging... Sa pagdami ng ating mga kababayang pumapasok sa ganitong profesyon o hanap buhay, kapansin-pansin na maging ang mga kabataan at kababaihan ay taas noong ikinararangal ang pagiging isang Sekyu. Kasabay sa paglawak at pagunlad ng industriyang ito ng mga private security agencies ay ang maraming pagbabago sa mga naunang batas na nagtatag at gumabay sa pangangasiwa nito. Katulad ng Republic Act 5487 na ipasa noong June 13, 1969 at naging ganap na batas noong June 21, makalipas ang walong araw ng kaparehong buwan noong 1969. Ayon sa batas na ito, na tinawag na Private Security Agency Law o RA 5487 na isinulong ng mga incorporators at officers ng Philippine Association of Detectives and Protective Agency Operations o PADPAO na naitatag naman noong May 30, 1988, ang Philippine Constabulary o PC ang siyang natatanging ahensya ng pamahalaan ng mga ngasiwa sa administrative services at general supervision sa lahat ng operasyon ng mga private security agencies, company guard forces at sa lahat ng government security forces na dating hawak ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Sa paglipas ng panahon, magmula noong Agosto 1969 hanggang taong 1990, ang Philippine Constabulary o PC ay nagtatag ng kanyang sariling sangay upang pangasiwaan ang private and government security affairs sa pamamagitan ng mga sumusunod na pangalan. Una, ang Philippine Constabulary Security and Investigation Agency Supervisory Office o PCSIASO. Sumunod ang PC Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PCSOSIA. Pangatlo ay ang PC Supervisory Unit for Security and Investigation Agencies o PCSOSIA. Alinsunod sa General Order Number 404 noong June 29, 1970. Nang ipatupad ang RA 6975 sa Philippine National Police o PNP bilang isang departamento sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government o DILG noong December 13, 1990, ay napasa ilalim naman ang PC Supervisory Unit for Security and Investigation Agencies o PCSUSIA sa PNP Civil Security Group sa bago nitong pangalan bilang Security Agencies and Guard Supervision Division o SASD. At noong September 25, 2009, alinsunod naman sa General Orders Number DPL-09-10, ang SASD ay muling tinawag sa dati nitong pangalan na Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA na nasa ilalim ng supervision pa rin ng PNP Civil Security Group. Mahalagang malaman natin ang pinagmulan ng security profession sa Pilipinas, gayon din ang mga batas na sumasaklaw dito at higit sa lahat ay ang mga pangunahing gabay at mandato sa trabahong ito. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nasa ganito ng serbisyo o sa mga nagbabalak pa lamang na pasukin ang profesyon na ito.
aking nire-recommenda para sa lahat ng ating mga kasekyu na pag-aralan at isapuso ang mga sumusunod na gabay o patnubay sa pagsasanay bilang isang security professional. Ang Security Guard Creed, ang 11 General Orders, ang Revised Version of the Code of Conduct of Security Professionals, Section 236 ng RA 11917, amending RAM 5487, at ang Revised Version of the Ethical Standards of Security Professionals, Section 235 ng RA 11917, amending again RI 5487 provisions. Hanggang sa susunod nating episode patungkol sa security service profession, ito po ang inyong kasekyu, Bishop Manny Fonseca po, na nagsasabing, mabuhay ang mga sekyu sa Pilipinas, mabuhay ang mga bayaning hindi gaanong napapansin sa lipunan. Magandang araw po sa inyong lahat.